Parang bang bumili ng road bike na naka-disc brake? O di kaya naman eh, meron ko ng road bike na naka-disc brake pero balak mo i-upgrade yung caliper dahil nagkakaroon ka ng problema dito. So yan ang pag-usapan natin ngayon. Ba't ibang caliper na available para sa mga road bike na naka-disc brake? Bakit natin pinag-uusapan tong topic na to? So, alam niyo naman nakabili ako ng road bike which is yung Pardus. Meron akong choice dati na mamili. So, yung dalawang pinagpilian ko, pares na carbon fiber na frame. Yung isa is naka R720 na hydraulic disc brake. Pero hindi ganun kaganda yung frame niya. So doon nila tinipid yung bike. Hindi quality yung frame pero quality yung roof set. Naka 105 siya na hydraulic. Yung pinili ko yung Pardus. Maganda yung frame, quality yung pagkakagawa sa kanya, quality yung design niya, pero tinipid nila sa group set. Although naka 105 siya, ang nilagay nila sa preno is nut or yung entry level or yung pinakamura na bilateral pull na caliper. So yung mga nut na na caliper siguro around 1,500 lang yung pares niyan. So doon sila nagtipid. So nakikita nyo ang trend sa mga road bike ngayon. Kung nagbabala kayong bumili, lalo na kung naka-disc brake, check nyo yung preno na kasama. Hindi lang to nangyayari sa mga Chinese na brand o kahit na mga high-end na brand, eh hindi nila nilalagay yung straight na 105 na group set kasi nga may kamahalan or tatalon talaga yung presyo which is hindi magiging mabenta sa karamihan. So ginagawa nila, tinitipid nila and then bahala ka na mag-upgrade. Kung meron ka ng 105 or GRX or maybe Ultegra or Dura-Ace na preno, wala ka ng problema kasi yan ang pinakamaganda na preno na mabibili mo sa ngayon para sa bisikleta mo, sa road bike, or gravel bike ng mga naka-flat mount. Kasi pag naka-flat mount ka, limited yung mga choices. So kung nagbabala ka bumili ng bisikleta, ng road bike, lalo sa road bike, kung gusto mo ng all-out performance, mag-caliper ka, mag-rim brake ka. Okay? Kung mapapansin nyo, Ronda Pilipinas katatapos lang, maghanap kayo na naka-disc brake. Karamihan doon, lalo na yung mga nanalo, naka-caliper. Kung yun ang habol nyo or pangkarera, rim brake. Huwag na kayong mag-isip ng disc brake. Pero para sa atin na nakabili na or magga-gravel bike and limited lang yung mga option, panoorin nyo ng buong vlog na to, pag-uusapan natin yung mga option na meron kayo. And kung nagbabala ka palang bumili ng road bike na naka-disc brake, ito rin yung makakatulong sa inyo dahil at di sasabihin ko dito kung ano yung mga dapat yung malaman. So una natin pag-usapan, no, anong klase ng mount ang meron sa road bike nyo. Kung yan ay medyo mid or high-end na frame, kadalasan naka-flat mount yan. Pero kung ang frame nyo is naka-post mount or IS mount, malamang yan yung mga lower end na road bike. Pag naka-post or IS mount, marirecommend ako sa kayo is yung Zoom DB680 which is ginawa ko ng review. Check nyo na lang dyan yung link sa taas. Working yan para sa mga STI or kahit anong mga STI nyo. Hindi nyo na kailangan ng mga adapter or kung ano-ano dahil compatible yan. Pero itong video na to is para to sa mga naka-flat mount na limited lang yung mga option. Ano ba yung mga nagiging problema ng mga naka-disc brake, no? So kahit naman 105 nagkakaproblema pa rin, kahit naman yung mga hydraulic, mga full hydraulic na disc brake nagkakaproblema pa rin. Unang-una dyan is yung disc rubbing or yung pag-rub nung rotors mo sa caliper. So kahit anong ikot mo, kahit anong adjust mo, nag-rub siya. So nagkakatalo na lang yan, gaano kadali i-adjust, gaano kadali i-maintain, or palagi ba nag-rub. Pangalawa, itong kadalasan sa mga entry-level na bisikleta or entry-level na caliper o naka-flat mount, ang problema is mahina yung preno. Yung iba, single side lang yung hinihila. Medyo may kahinaan yung preno niya. Kaya kadalasan naghaharap ng kapalit or mag-upgrade. Yung iba naman, naka-hydraulic pero cable actuated. Pero hindi ganun kaganda yung performance. I mean, bibili sila katulad ng mga ZTTO or iba pang brand na available sa online. Pag binili nyo siya sa umpisa, maganda yung performance niya. Okay naman siya, nakakapit naman siya. After ng ilang gamit, hindi siya magsa-self-adjust. Or may tagas na siya, or pag nadumihan siya, hindi na gumagalaw yung piston niya, nai-stack na yung piston niya, kailangan na i-service. Yun ang madalas na nakikita ko sa kanila kung bakit hindi rin ako pumunta sa option na to. And also, yung isa pa nagiging problema is yung sa maintenance. So, gano'n ba kahirap i-maintain? Kailangan mo pa bang i-bleed? Kailangan mo pa bang linisin yung mga piston niya? Or nai-stack ba yung piston niya? So, yun yung mga kailangan yung malaman. Madalas, pag nakabili tayo ng entry-level na road bike, nagpapalit talaga, or pinapalitan talaga yung caliper na kasama kasi yung iba talagang hindi naman nag-work para doon sa preno. So ano yung mga option na meron sa market, no? Unang-una nga, ito yung mga kadalas na kasama na sa mga built-in, yung mga cable actuated na hydraulic. Okay, may mga brand na like ZTTO or MyPro, merong iba-ibang brand yung available, okay? So umpisa okay sila but eventually magbabago or bababa din yung performance niya.
And of course, kailangan mo rin consider yung cable na gagamitin mo. Kasi pag gumamit ka ng pangit na cable dyan, hindi rin siya mag-work ng ayos. So, susunod naman natin mga available sa market is yung mga mechanical siya pero bilateral pull or dalawa yung piston na gumagalaw sa kanya. Ang pinakasikat dyan is yung TRP Spire. So, yung TRP Spire, ito yung kauna-unahang design ng ganitong klase. Bilateral pull siya, dalawang piston yung gumagalaw, pero mechanical siya. Ibig sabihin nito, compatible siya sa STI or sa mga brake levers na pang road bike. And isa pang uso ngayon, itong mga Juventech. Yung Juventech na brand is cable actuated siya pero maganda yung quality niya. Meron din siyang Juventech na GTF na model, which is quad piston. Para sa akin, isa itong magandang model na to dahil itong quad piston is apat na yung piston niya and sigurado mas maraming contact point dun sa brake surface, sa caliper, eh mas malakas yung preno mo or mas makapit. And also, ang available sa lahat, ang Shimano 105 or Ultegra na full hydraulic or even GRX. Maganda siya. Ang downside lang sa kanya is sobrang mahal. Para mas paliwanan ko ng ayos yan, so kaka-research ko, alam ko yung performance niya, kaka-try ko sa ibang bike. Gumawa ako ng chart. Ito yung chart na yan. So sa chart na yan, makikita nyo, nirate ko from 1 being the lowest and 10 being the highest yung mga calipers na available sa market. So pagdating sa performance, 1 being the lowest, 10 being the highest. So syempre, 9.5 or 10 yung nilagay ko sa mga Shimano na full hydraulic kasi yan ang kumbaga yan ang pinakamagandang available ngayon sa market. Although hindi siya perfect, katulad na nga sinabi ko, may mga disc rub or yung stuck yung piston, hindi gumagalaw. Common pa rin yan sa Shimano, pero yan ang pinakamaganda na available ngayon sa market. So makikita niyo rin sa graph yung presyo niya, yung kulay red. So sa kulay red na yan, by thousands. For example na lang, yung unang-una sa ano, yung mga cable actuated, yung presyo niya is around 2,000, nasa ganung price range kasi yung mga cable actuated na entry level. Consider na natin na kasama sa, yung iba dyan kasama sa mga built bike, ganyan yung nilalagay nila na klase ng caliper. So makikita nyo sa graph na yan, the more na tumataas yung performance ng caliper, tumataas din yung presyo niya. Ako, nag-decide ako na magstay sa Tektro na C550. So nagawa ko rin ng unboxing video yan. Click nyo lang yung link sa taas kung gusto nyo makita yung C550. Bakit C550 ang pinili ko? Kung makikita nyo, yung performance niya is halos kadikit siya ng Juventech tsaka ng TRP Spire. Yung kasing Tektro and TRP Spire is galing sa iisang company or isa lang yung gumagawa sa kanila. Kumbaga, Tektro and TRP is iisa lang. Pinagkaiba nila, ang TRP sobrang mahal. Nakuha ko yung Tektro around 4,500 kasama yung rotors. Pero upon checking sa presyo ng TRP Spire is, uubos ka ng around 10 to 15,000 kung kasama yung rotors. So, ganun kamahal yung presyo niya. So, kung konti lang yung difference niya, ang pinagkaiba lang naman nila is yung materials na ginamit. Of course, yung TRP mas magaang, mas magandang aluminum ang ginamit sa kanya compared to sa Tektro. But the performance is halos parehas lang. Kailangan ko lang lagyan siguro ng mas magandang brake pad or pwede ko rin gamitin yung TRP na brake pad dun sa Tektro, yung semi-metallic, para magkaroon sila ng halos parehas pa performance na. And also, pwede mo rin consider na gumamit ng magandang klase ng cable. Pwede kayong gumamit ng compressionless or katulad na sinasabi ko, lagi kong ginagamit is yung mga Dura-Ace na BC9000 na brake cables. Magiging halos parehas yung performance niya. Pero kung makikita nyo sa graph, yung talo ng presyo niya, from 4.5 to 15,000. So, choice nyo na yon. Kasi para sa akin, pinili ko muna yung Tektro dahil ang gusto ko talaga magkaroon is yung Shimano 105 or yung R7020. Kasi yun ang pinaka-okay talaga eh. Tinipid ko muna siya ngayon since yung performance naman niya is dikit naman talaga din sa TRP Spire, although mas mura. So, nag-stick na lang ako doon. Makikita nyo, yung Juventech is binigyan ko ng around 7.5 points para sa performance niya. And yung presyo niya is around 8,000 pesos. No? Sa ganung price range ng Juventech. Eh. Natry ko yung Juventech. Okay naman siya. Maganda yung response niya. Ang problema ko sa kanya is hindi ko alam kung gano'ng katagal yung bago siya i-service or kung magkakaproblema siya in the long run. Pero maganda ang review sa Juventech and quality naman ng pagkakagawa sa Juventech. Ko siya pinili kasi nga, mas gusto ko yung simplicity ng mechanical. And yung Tektro na C550s, pare sila ng design ng TRP Spire. So wala akong ano doon, wala akong problema doon sa design ng TRP Spire kasi nakagamit na ako ng TRP Spire noon sa aking Giant na road bike. Kinoconsider ko lang yung Tektro dahil mas mura siya. Meron din isa yung Juventech na GTF. Maganda rin yung kapit nito kasi quad piston nga siya. Pero yung presyo niya is mataas din. Halos malapit na rin siya sa mga Shimano. So para sa akin, ang pinili ko is yung nasa lower end lang, pero yung performance niya is nasa gitna. Nasa gitna yung performance niya, pero yung presyo niya is yung pinakamura. Para eventually, kung makakaipon ako or kung magkakabudget ako, makakabili ako ng Shimano 105 na full hydraulic na caliper and STI.
Itong graph na to hindi to ano, kumbaga opinion ko lang to, ito yung mga base na, natutunan ko kung bakit ko napili yung Tektro na caliper na ilagay. Eventually tetest pa natin siya and bibigyan ko kayo ng full review or feedback doon sa Tektro na calipers. Dahil ngayon nga dumadami na yung option din sa market ng mga flat mount, no. Pero ito lang yung kaya ito lang yung mga pinili ko or ito yung pinipilian ko or i-discuss sa inyo kasi yung iba naman masyadong mahal para sa presyo niya and I don't think na worth na import pa tayo galing sa Amerika ng mga brand na to, which is kung saan meron namang mga brand na galing sa mas malapit na bansa papunta sa atin na mas makakamura tayo. Okay, isang brand na sinutukoy ko is yung, ang tawag dito is Paul Clampers. Itong Paul component or yung clamper na disc brake is made in US siya. And kung makikita nyo, isang piston lang yung gumagalaw sa kanya. Single side lang yung gumagalaw sa kanya. Ito yung lumang design ng mga preno. Siguro sabi nga nilang mga review is wala namang problema sa design niya. Nag-work naman siya as preno or effective siya bilang preno. However, para sa presyo niya na 15,000 plus para sa caliper pa lang, medyo mahal siya. And the only reason bakit mahal siya is ito yung klase ng ginawa talaga na ng maliit na company. Hindi to mass produce, kumbaga handmade talaga siya. Kaya siya mahal. So kung gusto niyo ng something na bling or maganda sa bike niyo, pwede nyo itong consider, but for me, pass ako dito kasi mas gusto ko na yung value sa pera than dun sa maporma talaga. Another option na available sa market ngayon, medyo mahal din siya, is yung Yokozuna na disc brake calipers. So kung makikita nyo yung disc brake calipers na to, cable actuated din siya, sabi nila maganda, and may kasama siyang compressionless na housing. Pero kung makikita nyo sa itsura niya is kamukha lang din siya ng Juwintech. So, hindi ko alam kung ano nauna, but itong Yokozuna na to is US brand din to, galing dito sa US. Almost identical sila ng itsura, pati hulmahan. And mas mahal itong Yokozuna compared sa Juwintech. Alam ko guys, medyo maraming pagpipilian, medyo mahal at mas magastos compared sa rim brake. Kaya like ko sinasabi na kung bibili kayo ng road bike nyo, okay pa naman ang mga caliper. Pero kung ang hanap nyo talaga guys, disc brake, ito yung mga options na meron tayo. Bibigyan ko pa kayo ng feedback pag matagal ko na nagamit yung C550. Yung graph na pinakita ko sa inyo, available yan sa link sa baba kung gusto nyo makita. Sariling gawa ko yan. And yan yung ginamit kong basihan kung bakit ako gumamit na lang ng C550 na Tektro. Salamat sa panonood guys. If nakatulong sa inyo to, huwag nyo kakalimutan mag-like and mag-subscribe. Share nyo na rin to sa mga kaibigan nyo na naka-disc brake ang road bike nila at naghahanap ng preno na mabibili. And sana makatulong mag-improve ang preno natin. Thank you for watching. Go vegan!